So guys, welcome ulit sa ating YouTube channel guys. Topic natin ay check natin kung ayos pa itong stator niya, yung motor niya. Kasi nga guys, nabili ko siya sa Mambubuti ng 30 pesos. Baka sakali lang ako, baka ayos pa yung stator niya. At pwede pa natin itong may benta guys. Kakahuyan natin siya, pepesahan natin siya. Ngayon ang presyo ng stator dito, ng motor, ay nasa 200. Sa tansya ko guys ay copper siya, tanso talaga siya dahil lumang modelo na tong ano nito. Despan na to. Tsaka yung shafting niya ay ayos pa. Pwede pa na 40 pesos guys yung shafting dito. Ngayon pwede pa natin tong kung okay siya, kung good pa yung shafting niya, pwede pa natin tong mabenta na kahit 20 pesos. Ita-transfer lang natin sa kung sakali may magpapagawa sa atin ang problema ay shafting, pwede natin sa kanya i-propose na meron tayong stock na shafting pero second hand at maayos-ayos pa naman. At doon, kung gusto niya makatipid, pwede natin i-alok sa kanya to, di ba guys? Itong shafting na 20 pesos lang o 15 o 10 piso lang, o, di ba? Kahit paano, tutubo tayo sa nabili nating electric fan na galing sa junk shop. Pwede tayong tumubo dyan guys. Kaso nga lang itong gearbox. Hindi na natin itong gaano mapakanabangan. Hindi ko lang alam guys kung meron pa itong ganitong klaseng gearbox yan sa amin. Kasi madalas yung ordinary, yung laging regular na gearbox na nabibili ko. Saka na-encounter ko. So guys, yung shafting niya okay pa. Pwede pa natin may benta to. Tapos yung neck niya, guys, nasa 70 sa amin to dito. Yan. Siyempre, pag may nagpagawa sa'yo at sira ang neck, pwede mong i-alok to sa customer na pwede, kung meron ka rin na second hand na leeg ng electric fan. Pero kailangan match talaga guys. Match. Pwede natin to ibenta sa kanya na mga 30 pesos yan. Total, good pa naman siya guys. Luma lang siya. Second hand lang siya pero good pa siya. Yan ang habol natin. Ngayon, mas mainam kung ayos yung motor. Kasi dito guys, dito tayo medyo kahit 100 o 150 pwede nating ibenta to guys kasi copper siya. Ang ganda pa yung pagka-rewind niya. Sana ayos pa siya. Ngayon, para malaman natin ayos na guys, ay check natin dito. Dito tayo magche-check. Yan. Wala na rin yung cord niya guys. Kinat, kinahuy na siya tapos kinat. Wala na rin siyang hélice dito. Wala nang LCE, wala na rin yung front tsaka back cover ng motor tsaka yung screen para sa blade o sa LCE. Wala na rin yung guys, yung nabili ko to, ganito na to. Ngayon, check na natin kung ayos yung stator niya, yung motor. At tirahin na natin ka. Guys, kalasin na natin yung apat na screw. Ito, hindi na natin guys mapapanganabangan yung stand nya kasi nga luma na, gas na siya, tapos may basag na itong pinaka baba nya, pinaka gilid. Pepisahan na lang natin guys. Ganun yung ginagawa ko. Sige guys eh, pag may mga stock ako na pyesa, ginagawa ko, binibenta ko rin mga nakahuyan ba, mga ayos pa siya syempre. Ayos. Tatanong naman natin kay customer kung gusto niya, 'di ba? Bago natin 'yun. Ano. Salpa. And guys, wala na rin siyang capacitor, ha. Wala na siya. Kabitan na lang natin 'yan mamaya. Capacitor. Tinta dito. Tsaka to guys, tong pindutan nya, mga switch nya, pwede rin natin itong pakinabangan. May bebenta pa rin natin to, kahit to. Yan ang diskarte guys na ginagawa ko. Bibili ako sa junk shop na electric pa na mapapakinabangan pa. Yung mga LCD rin guys, tsaka screen. Yan, mapapakinabangan pa yan. Yan, kalasin na natin to para malaman natin kung good pa yung motor nya. Stator nya, kung ayos pa. Give a damn about a hater when I feel like it. Not guys, cut na natin to. Cut muna natin to.
Lagay tayo ng cord. Erekta na natin kagad na natin testerin. Diretso diretso na. Erekta na natin kagad yung gawa. Yan. Yan. Instock ako na. May stock din ako na cord, guys. Hindi stock din ako nito kasi nga naibibenta ko rin to, guys. 65 pesos to dito. Ito, nabibenta ko rin to. Yung mga second na cord. Diskarte, guys. Ayan, duktong ko na tong cord niya sa line 1. Tapos line 2. Duktong na rin natin. Guys, ititape ko muna siya. Na-splice ko na yung ano niya, line 1 tsaka line 2. Mamasking tape ko muna siya. Tapos maglalagay ako ng capacitor dun sa stator. Diba nga nung wala rin siya. Erekta na natin, guys, bago natin, para hindi na kailangan testerin. And guys, meron din akong second hand na capacitor. Pero to hindi ko binibenta to, guys. Hindi ako nang bibenta ng second hand na capacitor. Pan-testing ko to, guys. Plug in na natin, guys. Plug in. Ating yung 1. Yan, guys. Oh, mandar siya. Oh. Teka. Tingnan na makita nyo. Lagyan natin ang masking tape. Guys, click natin ulit. 1 2 3. And guys, ayos pa yung motor, nakachamba tayo. Magandang balita at diskarte. Hindi rin natin akalain na pwede rin naman na ang sira lang motor ay thermal fuse, may re-repair pa rin natin siya, diba guys? Yan, ano tayo rito, nakachamba tayo. Kasi tubo na tayo rito dahil 30 pesos lang natin siya na bili. Ayan, guys. Ano natin to, guys. Kaon na tayo rito. Siyempre, tinanggal ko na yung plug niya. At, siyempre, gamitan natin ang tester. Para makita lang ninyo na ayos talaga. Makikita. Ayan, testerin na natin. Testerin na rin natin. Para alam nyo na, ayos talaga ang motor. Ayan, guys, may palo siya. 1, 2, 3, tsaka yung common wire. Ito. Tapos, dito tayo sa linya ng capacitor. Testerin din natin, guys. Guys, may palo siya. Ngayon, check natin kung grounded. Ayan, wala siyang ka-ground-ground. Wala siyang ground. Okay. Ibig sabihin, guys, okay yung nabili nating electric fan. Kahit kulang-kulang na siya ng pyesa, yung importante, yung motor ay ayos pa. Tsaka yung shafting niya, mapapakinabangan pa yan. Tsaka yung leeg. Pati na rin yung 1, 2, 3 switch niya. Mapapakinabangan din natin yan, guys. May bebenta pa natin yan. Presyong second na lang, guys. Ito, pwede kong ibenta ng 150. Ngayon, kailangan lang yung papalitan natin ng stator o ng motor ay ganito rin yung kakapal, guys. Ganito rin yung size niya ng stator niya para mag-match. Kasi oras na yung kinabitan mo ng makapal, yung manipis, pinalitan mo ng makapal, maraming magbabago, pati ito, mababago to, guys. Itong pinaka swing arm niya. Magbabago to. Yan. Medyo lalayo o lalapit. Yan. Malaking ano eh. Maraming mababago. Pati yung ano niya, guys, yung rotor niya. Kailangan yung rotor niya. Mas din sa motor na ipapalit mo. Yun ang kailangan.
Okay guys, sana po may natutunan kayo. Ngayon, kung bago lang po kayo sa akin channel, please subscribe po. Like, comment, pakishare na rin po. Pakihit na rin yung notification bell para updated kayo lagi sa ilalabas kong iba't ibang video. Salamat po. It's my life.